Simulan natin ang pagbabalita sa lumang problemang sumalubong sa unang araw ng balik-eskwela, ang kakulangan ng silid-aralan. Sa ibang school nga, 90 estudyante ang pinagkakasya sa isang classroom. Narito ang report. Halos 14,000 mag-aaral ang nagbalik-eskwela sa Davao City National High School ngayong araw. Ito ang may pinakamaraming enrollees at pinakamalaking paaralan sa lungsod na may lawak na 7 ektarya. Pero problema pa rin dito ang kakulangan ng silid-aralan. Kaya magpapatupad ng shifting sa klase. Sa senior high school natin, mayroon po tayong 1:80 and at most 1:90. Blended learning po ang ibang ano natin, lesson po, just to cater their ano. Pero prioritize po talaga natin ang face-to-face classes. Binisita naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga liblib na paaralan sa Cebu. Malaki ang sakripisyon ng mga estudyante ng Kaluangan 1 Primary School dahil araw-araw nilang tinatawid ng ilog makapasok lang sa school. Kaya itinurn over at binasbasan na ngayong araw ang bagong 4 na classroom doon. Wala namang silid-aralan ng maraming estudyante sa Doña Damiana de Leon Macan Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. 17 kasi sa 25 mga classroom ang lubog sa baha. Pagpasok pa nga lang sa paaralan, pahirapan na dahil pinagpatong-patong na sako at silyang gawa sa bakal ang kailangang tawirin dahil sa baha. Shifting na lang din muna ang face-to-face classes at 2 oras ang ilalaan sa modular learning. Lumang problema rin sa kulang na silid-aralan ang sumalubong sa bata sa National High School na isa sa pinakamalaking eskwelahan sa Quezon City. Umakyat na sa 18,000 enrollees dito, kaya mga estudyante siksikan sa loob ng paaralan. Hindi po makapag-focus ng masyado kasi po, tas mainit rin po. Mainit po, tsaka maingay po sila. 80 ang classroom sa batasan pero 58 pa ang kailangan. At dahil sa kulang na pasilidad, maging ang faculty room ng mga guro, itinayo na sa banyo. Kaya ang ilang grupo ng mga teachers, maagang nagsagawa ng rally bago ang balik-eskwela. Ang panawagan po namin ngayon ay magkaroon na dagdag ng budget sa mga esensyal na pangangailangan sa edukasyon tulad ng pagdadagdag ng classroom, pagdadagdag ng mga teaching and non-teaching personnel. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.